Hey guys, you hear the Bell Call Center ngayong araw. Tugan na natin ang tanong ni Akshay Pandit kung ano ang kaibahan ng Japanese koi fish at locally bred koi fish. So without further ado, let's go. Huwag kalimutang mag-subscribe at hit ang bell notification button para update sa aking mga bagong videos. Una sa lahat guys, i-discuss natin itong jeans. Bakit i-discuss natin itong jeans? Kasi ang jeans ay ang carrier ng anong itsura ng koi fish. Lahat ng animals ay ang building blocks niya ay jeans. Dito tayo nagsimula kung ano ang itsura ng natin. So, doon, tulad din ng koi fish, kung anong itsura ng koi fish, nabibase yan sa genes. Diyan nakaprogram lahat kung anong kulay ng koi fish, anong forma ng katawan niya, base yan sa genes. Kaya importante itong laman muna natin. So ito, basahin natin na yung ito, pinakasimple ng definition, Cage definition of gene. A unit of DNA that is usually located on a chromosome and that controls the development of one or more traits. O ito, traits means yung mga anong forma ng katawan natin, anong kulay ng balat natin, anong kulay ng mata, ilong, anong forma ng ilong, bibig, at iba pang mga traits natin. Ito ang traits. Ito ang pinaka building blocks talaga ay DNA. And is the basic unit by which genetic information is passed from parents to offspring. Ito yung mga traits ng parents natin, ipapas nila sa atin. So tulad ng koi fish, yung mga anong information ng parents, yung kulay, yung gano'ng kalaki, ano ba, mga genetic information, ipapas on nila yan sa mga anak nila. Yan ang genes. Ito ang itsura ng genes. Tingnan natin para mga protein. Itong made up of protein man siguro itong genes. Ito mga chromosome. Ito, makita ninyo yung mga adeolog ni Calcero. Ito ang mga linya-linya na ito. Dito ang mga traits natin. Yung kulay na mata, buhok, kanila pa. Ayan. So ito ang kung sa computer, itong program ba yung pinaka basic, yung 0101 like that. 1010 ano yan sa code. Yan ang pinaka basic ang DNA. Kaya naging makagawa ng program dahil sa 0101 binary ngayon. Yan ang DNA din, anong itsura ng kulay ng group natin, matrix natin. Yan, diyan tayo nagsimula sa DNA. So, ganun din sa koi fish. Kasi ang tanong, anong diferensya ng anong pagkakaiba ng Japanese versus locally bred koi fish. So, kailangan malaman nyo kung ano ang genes. Kasi ito ang pinaka building blocks natin. Building blocks ng koi fish. So, ito ang illustration ko. Tingnan nyo ha. So, itong koi fish na ito ay nasa Japan. Dito siya na-develop. Kasi ang Japan ang na-develop ng koi fish. Kahit na sa China ito nag-origin, dinala sa Japan. So, pero sa Japan na siya na-develop for many years. Na-develop talaga siya ng mga Japanese breeders. So, dito siya sa Japan nagsimula. So, ngayon, itong mga Japanese koi fish breeders, meron silang genes, diba? Gawa sila ng made up of genes sila, yung mga kulay nila, anong isura nila, isang kalaki, at iba pa. Forma ng fins nila. And, for example, ito, high fin. Butterfly koi fish. So, yung mga characteristic nila, yung elongated yung fins, ganun, jeans yan doon. So
ngayon merong Filipino breeders punta ng Japan, bumili ng Japanese koi fish breeders. So dinadala sa Philippines para i-breed. So ngayon, binibreed na siya sa Philippines. So ang offspring niya ay siyempre yung genes ng parents niya napapaso ng offspring niya. So kung nang anong itsura ng breeders na ito napapaso sa ano offspring niya. Pero merong mga bad characteristic din ng offspring. Tulad ng tao din, merong mga anak, merong mga hindi kananais na mga traits. For example, yung mga merong kapansanan, yun. Yung sa koi fish, meron ding mga ganon. Hinakal yan. Dito sa ano, Japanese, sa Japan, yung mga breeders dito, marunong silang magkakal. Yung mga magkakanda lang ang tinitira nila at ibininta. And dito naman sa atin, yung mga Filipino breeders, hindi nila kinakal. Yung kal nila binibinta sa mga tabi-tabi, sa mga sidebook ng mura, yung mga wholesaler. Kasi mo, most of the ano, yung mga fish keeper dito, hindi nakaintindi bakit mahal ang ano, koi fish. Kaya hindi makapagbinta ang local breeders. Kaya kahit mga kal, nire-raise na lang para maibinta ng mura. So, bakit maganda yung mga Japanese koi fish? Kasi kinakala na yung ano, yung mga maganda lang ang tinitira nila at binibinta. Meron yung mga characteristics sa ano, maganda siya. Yung unang video ko nga, di ba, yung paano mag-umili ng magandang mga koi fry, yung kohako, yun ang mga characteristic na ginawa ng mga Japanese koi fish breeders. So, may tanong din si ano, Akshay Pandit, Jumbo koi fish, yung sa katawan. Yan nga, true calling din, ma-determine mo yung ano. Kaya sa Japan, alam nila yung anong mga jumbo type. Kasi yung koi fry pa itong mga ano, itong mga jumbo type. Ano na eh, yung malalaman na nila na potential jumbo. Tingnan nila yung malaki ang ulo, malaking katawan, reduced, malaking bibig, yan. Jumbo type yan. So, kinakal nila, kaya mga jumbo talaga yun. Saka binibreed nila yung mga jumbo parents. So, yung mga jumbo type, meron na yung genes, di ba, na mapasun sa offspring nila. At binibreed nila yung mga offspring ng jumbo type. So, kaya meron mga koi farm sa Japan na nag-focus sa jumbo. Pwede tayong gawa din naman dito, kaso lang hindi tayo. Mga koi fish breeders dito, ano lang, binta lang ang gusto nila. Hindi ganun sila masyadong nagpo-focus ng ano, quality ng koi fish. Kaya makita nyo yung mga koi fish dito, na kasi makita nyo sa pet store, mga sidewalk, hindi ganun maganda. Mga kal kasi yan. Kaya sa tingin nyo, yung mga Japanese koi fish breed lang ang maganda. Pero genetically, based on my explanation, di ba, the same lang sila in genes, sa ano lang, sa kaling lang, at sa pag-care din. Yung Japanese kasi, binigyan nila ng tamang, bakit ka sila nagkakal, para mabigyan din nila ng tama, palalanguyan yung mga koi fish para mag-grow sila ng potential growth nila. Ito din, no, for example, potbelly koi fish, defect ito. Kinakal ito, sa atin hindi. Kaya makita nyo, mayroong mga ganitong type sa atin. So, kaya kung makita nyo, mga maganda, malalaki yung mga Japanese koi fish breed. Kasi yan, true calling.
at proper ano, proper husbandry, yung binigyan ng enough space to swim yung koi fish, filtration, aeration, magagandang pagkain para ma-achieve nila yung ano, yung ano yung most expensive koi fish na nanalo last 2018 in Yukwaku. Ito, 9 years old siya. Ito, 9 years old ito na dinedevelop para maging ganito kaganda. Proper ano ito eh, proper husbandry yung ginagawa nila. Ito ang pinakamahal. Hindi na ma-achieve ito pag hindi pinakain ng mahaling koi food at magandang tirahan. At saka 9 years, imagine 9 years ang grooming nito. So, mahal talaga yan. Yan ang nakapagmahal ng koi fish. Ang care niya, maintenance. So, I hope naintindihan mo na broad action pandit kung bakit maganda yung Japanese koi fish breed at ang diferensya ng Japanese koi fish breed at locally koi fish breed. Genetically, walang diferensya sa ano lang, selective calling lang sa ano at care, yun lang tayo nagdi-diferensya. Kasi lahat ng koi fish dito sa Philippines, locally bred man ang ancestors nila ay galing din dito sa Japan. So, hope na rin naniniliwanagan ko na yung answer ko yung tanong mo, Bro Akshay Pandit. Okay, so sinong mayroong tanong, comment down below. Yung bago pa lang dito sa aking channel, please don't forget to subscribe. Hit the like and share button and hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga bagong videos. And please support my channel guys by sharing to you all the friends, fishkeeper friends, para may makagawa pa ako ng mga bagong videos na mga informative videos sa fishkeeping at fishkeeping at iba pa. So, at saka makabili ako ng license sa Filmora. Okay, bye for now guys. Thanks for watching. Stay safe. God bless all. Stay at home.